At sa bawat kong pagising at may isang dalangin na isin ang nais mo. Hi, ako nga pala si Elisha. Sigurado, first time niyong makikita mo ako dito sa channel namin na CCTV Philippines. Pero sigurado din, hindi lang ito ang first time na narinig niyo ang boses ko. Isa sa mga bagay na ginagawa ko dito sa aming channel ay ang pag-voice act. At isa sa mga characters na pinoportray ko ay si Jesus Christ. Medyo mabigat pakinggan, no? Siguro kasi pag narinig mo yung boses ko, meron siyang certain depth na kapag napakinggan mo, mapapaisip ka na, oo nga, parang pwedeng yun yung boses ni Jesus. Pero siyempre, para hindi nyo nahanapin, sasample lang ko na kayo kung paano ko ginagawa yung boses ni Jesus. At dahil nga nag-voice act ako, sample lang ko din kayo ng mga ibang boses na ginagawa ko sa aming channel. Walang kakain o iinom, tao man o hayop. Ano sunod na? Jesus! Garoon ng liwanag. Di ba, sampu kayong pinagano? Nasaan na siya? Bakit kung sino pa hindi Israel? Siya pa ang buka. Ayos ba? Parang normal voice lang, no? Yung kasi sabi sa akin ni Direk, sabi niya, just use your normal voice. Eh, sige naman ako. Tapos, yun. Normal voice mo, boss. Pero syempre, iba yung tunog niyan kapag personal. Medyo tumataas nga lang kasi mahirap maging excited tapos ganun kakalmado yung boses mo. Buong buhay ko, tuwang-tuwa ako sa boses ko ito. Sobrang thankful ko kay Lord kasi binigay niya ako ng napakandang boses. May pagka-pride pa ako dito, hindi halata. Madalas na biro ko kapag mayroong babasahin o kaya may i-record. Ako magbabasa o kaya magre-record. Kahit gano'ng kahaba, ako bahala. Pero syempre, hindi naman naging ganito kaganda yung boses ko kasi pinanganak ako ng mayroong magandang boses. Inalagaan ko yung boses ko. Ang dami kong ginawa at iniwasan para lang ma-maintain ko yung quality ng boses ko. Bihira lang ako uminom ng malalamig na tubig. Bihira lang ako mag-candy. Pero madalas ako mag-chocolate. At tinuruan ko yung sarili ko at nagpaturo din ako sa iba ng mga tongue twisters. Katulad ng minikaniko ni Monica, makina ni Monica, siopaw siopaw may suman, butika bituka butika, tapos madami pang iba. Kasi ganun diba, kapag merong importante sa atin at kita natin halaga ng isang bagay, ang dami natin gagawin para lang pangalagaan ito. Parang regalo ba na galing sa taong importante sa'yo o kahit ano man, o yung gamit mismo, super thankful tayo dun sa taong yun, diba? At ang dami natin gagawin para lang hindi kagad masira yung gamit. Para mapakita natin sa kanila na masaya tayo sa natanggap natin. Para sa buhay, mga tao sa paligid natin, mga bagay na meron tayo, lahat yan galing sa Panginoon. Kaso nga lang, madalas, hindi natin nakikita ang halaga ng isang bagay. O kaya naman, isipin natin hindi naman yan importante. Sabihin natin, okay lang yan, nandiyan lang yan, hindi yan mawawala. Tapos kapag nawala na, hanapin mo na hanapin, hindi mo makita. Pinaring mo na ng pinaring, hindi mo talaga mahanap. Nalungkat mo na lahat, kaso ayaw talagang pakita. Tapos kapag nahanap mo na, sobrang saya mo, papasabi ka pa, oh, thank you Lord. O kaya naman, isipin natin, hindi naman ako importante, wala kang nag-aalala sa akin. Akala mo lang wala, pero meron. Merong tao sa buhay mo na nakakita ng iyong halaga. Madalas, hindi lang natin ito napapansin. Ang hirap huwag maging grateful kapag nakikita natin ang halaga ng mga bagay-bagay. Ang hirap din, huwag itong pangalagaan. Kaya huwag natin abusuhin kung ano man ang meron tayo. Kahit gano'n man kaliit o kalaki, pege man o orig, alagaan natin to ng mabuti. At kung sakali man na mawalan tayo, hindi dahil nawala na sila sa buhay natin, ay wala na silang halaga. Kumbaga ba, meron man tayo o wala, hindi man kasing laki, kasing ganda nung sa iba, matuto tayo maging grateful sa mga bagay-bagay. At hindi naman dahil wala na sila sa buhay natin, hindi na natin kayang maging grateful.
At huwag rin maging hard sa akin kung sakali man masyadong mabigat mga pinagsabi ko. Ako rin naman. Hanggang ngayon, nagagawa ko pa rin yung okay lang yan, nandyan lang yan. Tsaka yung boses ko. Kanina lang, kakainom ko lang ng malamig na tubig. Tapos nung isang araw, nag-soft drinks pa ako. Pero ayos lang yan. Balang araw, matututo rin tayo maging grateful at pangalagaan ang lahat ng meron tayo. Once again, this has been Elisha for Houston. Hashtag, values education for the next generation. Like this video, go give this thumbs up! Thanks ko lang pala guys, itong YouTube channel namin. With Hannah Man, like, share, subscribe nito. And smash that notification bell for new videos. Salamat po! God bless!